So that, how about Kim Chu? How do you find her? Okay naman siya, di ba? Magaling naman daw siya. Magaling naman din siya. Oo, meron din siyang issue ngayon with, ano, pero magaling naman din siya. At saka parang pareho kaming taklesa. Straightforward. Parang yung mga sapatos minsan nasa bibig namin. Sa mga kapamilya leading man po, if ever, na magkakaroon ng another project ang GMA at ABS-CBN. Tapos kayo yun. Nakikita niyo gusto niyong makataba. Jericho is so good, di ba? Magaling siyang actor. Fiolo, until now, hindi ko pa siya nakikita. Wow. Ang gwapo-gwapo daw, hindi ko pa siya nakikita sa totoo. Ay, totoo. At gusto ko siyang makita, di ba? Challenge si Gerald Anderson, but I think he's a good actor also. Yun. Ito na lang po, kasi isa sa mga madalas fear sa mga historical dramas, yung mga designs, yung mga props na ginagamit. So, paano nyo nagagawang parang kahit paano swak dun sa time yung mga gagamiting props and yung mga background, yun. Oo, meron kaming consultant na pinagtatanungan sila, si Sir Xiao Campo Amor. Yun, pinagtatanungan, and then sa mga libro, and then sa mga existing reference material nga, katulad ng mga libro. Usually doon na namin kinokopya. Ang medyo mahirap lang naman doon yung pagsugod ng mga Japanese, eh, no? Kasi yung itsura ng mga bomber planes nila at yung mga bomber planes. Kanina nabanggit ni Alden na 10 years na naging karatong. Actually, mali si Alden, hindi 10 years, 12 years. More than pa pala. Right after Amaya. Ginawa ko na yung konsepto nito, pina-approve ko sa GMA at in-approve nila. So, around 12 years na. 12 years na pala yung Amaya. 2011 yun. Grabe. So, kwento naman na lang kami, Ms. Josep, ng naging journey nung script from 2012? Yeah. From 2012 to ngayon, 2014. May mga changes ba? Sa story. Ano yung mga dinaanan nung kulang araw? At that time, kahit in-approve siya para for production, hindi agad siya ginawa. Kasi at that time, hangit pa mga CGI, no? Tapos ang mahal-mahal niya at that time. Hindi pa kaya. So, naghintay siya. At ngayon, alam ko kung bakit ngayon siya ginawa. Kasi ngayon siya mas relevant. Diba? Tama. In the sense na meron, parang nando doon tayo sa edge ng magkakaroon ba ng World War III? Diba? And then, noong 2011, maganda pa ang industriya ng television. Ratings. Maganda pa ang may marami pang station, at least may dalawang major station. Ngayong 2024 platform. Ang daming changes, ang daming nagbago, and then nasa brink ang television ng crisis, no? Hindi mo alam dahil may mga iba pang social platform. So parang Vaudeville siya, pinasok yung Vaudeville. Kasi noong 1920s up to 1900s up to 1960s, ang Vaudeville ay isang major art form sa Pilipinas, no? Other than zarzuela. And then nag-face siya ng extinction. Now, gusto namin bigyan ng honor yung lahat ng mga artista ng Vaudeville, na kahit na naggegera at nagdidigmaan at delikado dahil hinuhuli sila, pero nagpe-perform pa rin sila para bigyan ng hope ang mga Pilipino na malapit nang dumating ang liberation nating lahat. So hold on. So ipinasok natin yung Vaudeville. Yung kwento ng Vaudeville ay wala doong 2011. At the same time, it's our way of honoring that art form na nawala na, na hindi alam ng mga Pilipino.
and the artistas ng Vaudeville nung araw. In fact, i-feature namin si Dolphy as one of the guest role, no? Wow. Eh, si Cathy De La Cruz ay ginampanan ni Julie Ann San Jose. Siya si yes. Yung reyna ng Vaudeville. At marami pa, we also have Tugo and Pugo, no? Na mga performance noon. So, pinasok natin yung Vaudeville and then the Guerra. Okay, so para rin kahit na nagdidigmaan at masalimutan ang nangyayari, then napapanood kang Vaudeville din doon. So yun yung changes na nangyari. Pero yung central characters talaga, yung apat na kakababata. Ang central character noong 11 ay si Adelina tsaka si Hiroshi lang. Dalawa sila lang. Change natin yan kasi gusto nating i-represent ang iba't ibang klase ng Pilipino nung panahon na yon. So, naging apat siya. With Edgardo as the gorilla and then Trisita as the comfort woman. Yeah. And then Adelina as the artist na kailangan mag-perform kahit na ang daming pagsubok na nangyari nung gera. And then Hiroshi bilang isang Japanese na lumaki sa Pilipinas na turn between sa kanyang duty sa kanyang bayan at sa kanyang love for the people na nakilala niya na dito at naging kababata niya. So, naging kompleto yung experience with that four characters na nire-represent ang iba't ibang klaseng Pilipino at that time. Kesa yung original na dalawa lang. Yeah. Tapos, magandang pinasok niyo yung talagang pag-itingin yung sense of nationalism. You faced with Eduardo, and how did you move forward from them? Kasi po lahat kami as actors, meron po kaming mga proseso na bago po namin gawin ang isang eksena, regardless po kung magaan man or mabigat yan, meron kaming prosesong ginagawa. For some reason po kasi, when it comes to the torture scenes, ginawa namin ni Miko yun. Yung sa part din nila sa kanya, which is yung sa side naman ng mga comfort women. Kami kasi ay tinorture sa concentration camp ng mga Hapon sa Fort Santiago yun. So, meron kasing reality aspect yung pulang araw eh. Nangyari siya talaga eh. So, ang mahirap sa akin during that time is yung kung paano pumalas dun sa trauma. Usually kasi on-off ako eh. Hindi ako nagdadala ng character after certain taping day or shooting day. But for some reason, itong pulang araw, paulit-ulit nagtatanong yung isip ko. Sabi na, dinanas to ng mga kapwa natin Pilipino. It's very emotional, it's very disturbing, and even kahit inaarte lang namin siya, nararamdaman namin yung trauma kasi yung setup, nasa, di ba, nasa loob kami ng parang isang dungeon, madilim, mausok, tapos pinapahirapan kami ng mga Hapones. So, it was something that I never knew I would experience while doing pulang araw. Kasi at one point, meron tayong mga kababayan, especially our lolos and lolas or older, na dumaan dun. So, I think, I think I also consider this project as one of my most important projects for this series. Because of the legacy that we will be telling, the untold legacy of the Filipinos during World War II. Hindi lang pag-arte ang ginawa niyo, kundi pagsasabuhay ng mga tunay na storya ng mga Pilipino. Sorry. Nadadama ko, Alden. Ito naman, mula sa Tatler, Philippines, para ulit sa inyong apat.